Good afternoon, people. Magandang buhay po sa ating lahat. Kamusta po kayo dyan sa mga taga-Pilipinas at sa mga taga-ibang bansa. Hello. In our vlog today, we visit a place called Baliw Village. It is a place for cheap stuff. Tara, pupunta po tayo sa ukay-ukay ng Canada. Let's go! So, andito na po tayo, paliko, at malapit na ang ating destination. Ito pa ang stairs, yung papagaway doon, palang. At yung pong pasugod naman ay Duffy Rain. How many minutes from our place, man? Malapit lang, di ba? So, sa surroundings po ng lugar na ito, maraming gasolinahan, mayroong malaking grocery store, may mga bangko at kainan. Yung building na yan. Yeah. At yung malaking building na yan ay isa pong tirahan ng mga senior citizens. Alam nyo guys, ang mga senior citizen dito sa Canada ay napaka-importante sa aming gobyerno. Ang bata at ang senior ang pinaka-importante pong nilalang dito sa Canada. Sila po ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno, which is so good. Kita nyo naman, napakaganda ng tirahan ng mga senior. So, ito na po ang ating lugar na pupuntahan. Pasok na po tayo. At sa tabi po ng Baliw Village ay may masarap na kainan. 168 sushi. And yummy. Asian buffet. Ayan. Sarap. Ayan na po. Malapit na po tayo sa ating destinasyon. Konting kembot na lang. Ayan na siya. So guys, ito po ang sinasabi kong Baliw Village, ang ukay-ukay ng Canada, where you can get a lot of stuff. Marami pong mga bagay na mabibili tayo dito kung kayo po ay nagtitipid at walang masyadong budget sa magagandang bagay na slightly used. Kumbaga, mga second-hand stuff. Marami po tayong makikita dito sa Baliw Village. Tulad ko po, hindi naman mayaman. Paminsan-minsan, nagagawin din sa Baliw Village. Kasi po may mga stuff na magandang bilhin dito. Kagaya ng mga paso, yung mga flower vase. Sometimes yung mga pwedeng gamitin maraming-marami. Marami-rami pong makukuha. Trip store po ang tawag sa Baliw Village. So guys, nandito na nga po tayo sa ating destination for today. Dadalhin ko po kayo sa isang lugar na kung saan ay tulad ng mga ukay-ukay sa Pilipinas, and we call it Baliw Village. At ang mga bagay-bagay pong ibinibenta rito ay mga donation sa mga community na mga gamit na hindi na ginagamit ng mga tao. Siyang dinodonate dito at siya naman po nilang ibinibenta sa murang halaga. So tara, ipasyal ko po kayo sa loob. Simulan natin dito. So, sa side po nito, mayroon kayong makikita ang mga libro na pwede niyong bilhin. Iba-ibang klase pong libro. May mga short story. May mga kung ano-ano yung bago. Kung ano-ano yung libro. Ito mga upuan. May mga, ito rin mga upuan na po. Binibenta rin yan. Ang ganda, no? Diba? Magkano ang isa? Hindi ko alam kung magkano siya. Nasaan? $10. $10. Ayan. Dito naman po sa side na po ay mga puzzle para sa mga bata.
Yan, ganda, diba? Ayan po yung mga libro. Dito naman sa gawin ito ay mga picture frame, mga salamin, mga paintings at kung ano-ano pa. At dito naman po sa gawin nito ay mga tray, katulad dito. Pwedeng lagyan ng ano yan, ng prutas. $8. Hindi mura yan ha. Mahal na rin siya. Ito oh, mga dekorasyon. $9. $10 din siya. Wow. Ang mahal na rin pala dito. Mga dekorasyon po meron. Kung kayo yung mga musical. Halos lahat ng bagay $10. Tingnan naman. Ito $4.99. Mga souvenir galing sa Aruba. Kita nito, ang ganda, di ba? Keepsake yan. Ano yan? Pwede mong lagyan ng mga dekorasyon sa para sa center table. Sa ibabaw. Butas? Oh, ito mo. Kahit anything na decoration para sa center table. Oh, ganda to. Kandila. Biling ko kaya ito. You know how much? Kandila po yan. $12.99. Pero maganda siya, di ba? Oh, ayan, may mga kandila po. Dito mga used tsaka mga bago. Oo, oh, may kandila, used and bago. Ito, bago to kandila na po. Oh, ayan, makita niyo, ang gaganda, di ba? Ito, oh, bago pang kandila yan, hindi pa nagagamit. Oh. Ayun, galit na yan. Ito, kita niyo, mga kandila. Mga lalagyan ng kandila. Lagyan yan? Oo, dito nilalagyan loob sa loob ng kandila. Oh, ayan eh. Oh, lagyan dyan. Saan ko ba kinuha? Oh, ito pa, may kandila pa. Oh, laki. Diba? Ito, ang ganda oh. Katungan ng kandila. Ah, tama na. Huwag mo. Huwag mo. Ito oh, kandila din. Diba? Ang dami na yung koleksyon ng kandila. Ito naman po sa side na to ay mga serving accessory. At yun, pwedeng lagyan ng prutas o mga chips. Ayan, ang pare-pareho ito. Ang dami. Diba? Ano? Mga tray ng prutas. At saka ano yung ganun? $7 eh. Ito $5. Ito pang salad. Dalaga ng salad. Magkano naman yun? $12.99. See? Ito rin, oh, nakita nyo ito, lalagyan ng sugar. 12? 12. Muro ba yan? Mahal din yun, that's ha? Expensive kasi magandang klase yan. Oo, look at this thing. $7.99. Mga serving accessories po yan. Oh, nakita nyo ito, oh. Pwedeng lalagyan ng... Wine. Wine. $7.99. Oh, ayan, ang daming lalagyan ng wine. Ito yung lalagyan ng cake. Diba? No, ito, pwede nang lagyan ng cake ito. $12. Ang daming mga klase ng bibili. Ito, pwede nang lagyan ng fruit salad. Tignan nyo kung magkano? $20. Hindi rin mura dito, kaya... Kasi bago naman yan, kasi bago kasi yan. Oh, unbox lang, naka-unbox. Ang ganda, diba? O yan, $5.99. Anong mura. Ito, nalagyan ng cake. Ito rin, nalagyan din po ito ng cake. You know how much? Pwede nalagyan ng cheese. Diba ang gaganda? Ito ay mga brass and silverware. Brass lang po ito. Yan, $7.99. Ayan, konting linis-linis lang yan. Magiging shiny na siya. Kita niyo, ang ganda, diba? Walang price ko. Ito, $10.
iba-iba pong disenyo yan. Wow, look at this one. But this one is broken already. Why? Okay, you have to sell that. O eto, lalagyan ng asukal, o asin, o gatas. Pwede. Ano po yan? O, $5.99. Diba? Uh-huh. O, eto. Sa kurek. Lalagyan ng ano? Kape o tea. Malinis siya, o. Diba? Uh-huh. Parang bago. Ganda. Pag kamasamahin mo yan, magkakadikit, o. I think this one is set. Diba? Parang kaya sila, hindi ba? Hindi. Times 5 doesn't yung ibang katama. Ito lalagyan ng gatas, ito lalagyan ng tea, ito lalagyan ng asukal. Ganda? Ayan, dami. Ito naman po ay mga baso. Ito, glassware. Magandang klase po yan. Kasi tignan nyo eh. Nakita nyo yung ano nyo. Design ng baso. Gaganda. 5 piraso niya ay... Ay, 4 na piraso ay $12. Pero magandang klasik po yan. That's $13 na. Oh, magandang klasik po yan. Ito naman yung pangkaraniya kasi ay 4 na piraso. $5.99. Ito rin, pangkaraniya. Ito po ang maganda talaga. Ito yung ganitong klasik. Ang 6 na piraso na ganito ay $10. Ang 2 piraso naman na ganito na klase ay $4. Ang naman ganito ay $5. 2 piraso lang, okay? At yun naman tiny tiny bit sa ganito ay 4, $5.99. Stemware ang tawag dito yun kasi dalit sa itsura na ganito. At ito naman, ito po pantagay. Pag sino mong may gustong mag-request ng ganito, papuntang Pilipinas, dadalan ko kayo. Ang 4 na piraso pong pantagay na ganito ay $6. Yun o, maglalagay kayo dito ng tatagay nyo. Ayos, diba? Hindi po kayo magsasalo-salo ng laway. Diba? Ano diba? To? Magandang ipalsalubong pala ito. Ano ito mga yun? Wine ano ito. At walang presyo ito. I think this one is free. No, that's brand new. It's 5. It's just 5. Ito, $3.99 dalawa. Ang gaganda, diba? Pero ito ang the best na pantagay. Ito naman po mga taga. Parang kung bilhin ito, mahal ah. Kasi mayroong siyang platito kasama. Ang isang ganito pong isang set na ganito ay $10. May kasama po siyang platito. Pag nakainom ka ng ganyan, parang social. Bigit kaya ito, mahal. Please. Ito, 4 na piraso ay $10 din. Ayan po hilera ng mga dinnerware. Dinnerware. Dami. Tumbler. Maraming magandang stuff. Oh, makita nyo, parang fairness. Maganda yan. Ito ang pinakamaganda. Ito na kapake so far. Mga plastic cup.
halo-halo. Ito maganda oh, lalagyan ng kutsara. Diba, ipapatok yung kutsara sa loob. O, ayan. Yan din po nabibili mga kutsara dito, ayan oh. Ay, maganda ito na. Lalagyan ng kape oh. Lalagyan mo kape sa ilalim, tapos ganun. Baka mong bubuhos. $5.99. Ang ganda. O, ayan, nakita niyo. Isang tambak na kutsilyo. Okay. Ito naman, ayan, ang dami po, ano po nabibili. Ito ay pang salad. Lalagay niyo po sa loob, ay hindi ko mabuksan. Dito naman po ay mga dekoryenteng gamit. I'm not sure kung gumagana pa sila, pero tignan niyo. Ay, may mga monitor eh. Are they working? Oh, dito naman mo kung anong bagay ang mabibili nyo. Katulad dito. May mga kung anong panglini. May naruan ng bata. Bye. Yan. May mga kabinet. May sipi ka. Oh. May speaker, may mga lampshade. Amigo, amigo, anong tawag dito? Iba-iba klase ito. Maraming kuha ng klase. Ayan, parang katulad lang po ng ukay-ukay sa Pilipinas. So, ayan. $3. $3 pang isa. Oh, $4. $5. Ayan. $5.99. Jordan. Jordan, $10. Mabaho ba siya? Damit ka pa nun. Damit ka pa, o. Oh. Eh, saka pa nakakita mo. Diba, magigandang spot? Ganda ng kulay. Formal. Kung matsaga po kayo maghalongkay ng damit, may makikita yung magaganda. Pero kung wala kayong tsaga, natulad ko, wala kayong makikita.
Ito na. Ito ay mga jeans. Ang babae. Dami po makikita dito, kung ano-ano. Oh, maganda pa oh. Classic. Nakita nyo, maganda itong jeans na po. $12.99. $13 po yan. Pero maganda siya, classic. Ito pa isa oh. Kung ako po ang bibili, mga ganitong classic ang pantalon, ang bibili ko. Kasi classic siya, maganda siyang suot. Yan po ang mga choices ko. Oh. Ito mo. Yan. Ganda, diba? Yan. Ito naman po sa mga pambata. Ang ganda, oh. Uy, ito nyo. Pambata ko yan. $1.39. $249. Ganda, di ba? Oh, ito, ganda. Oh, ito. See. Alam mo kung magkano? $11. Yeah, how much? $11. Pero maganda klase siya, di ba? Dito naman sa side nito ay cute mga tol. May mga balut-balut na ganito, $4.99. Meron naman itong video na ganito. Pero hindi naman po siya gumagana na. $5.99. Hindi gumagana, yung battery lang. Battery, walang ano na yan. Ito, ang ganda nito, selection na to. $5.99. Wow, di ba? Ganda? Yan ang maganda. $10. Yun na. Yun ang Christmas. Tapos. Mga bago yan. May tagpa nga yan. $10. Maganda siya, oh. $10. Ganda. Ito naman mga bedsheet. Ang ganda mga colors. Pwede mong gawin pang dinis sa ano, paa. Para sa paa. Ito. Ano yung mga yan? Dito ano yung mga yan? Hangers. Okay. Ano yan? Mga sock. Bago. Oh. Bago sock. Daming blank. Mga bedsheet. Grabe naman.
Dito naman po mga lumang sapatos. Minsan kung may nakikitang maganda dyan. Pinagyan ko o pambaka. Kunting linis lang yan. Regala ng Pinay. Oh, linis lang. Diba maganda? Wow, look at this knife. Guess, $12. Ganda ha, brand name yan. Kaya po ang mga nabibili dito sa Value Village. Makita niyo po ang mga iba't ibang natin, mga slightly used na gamit. Slightly as in, medyo bago-bago pa siya. Nasa murang halaga. So guys, there you have it. Ito po ang tsura ng ukay-ukay sa Canada. And we call it Value Village. It's a chip store na you can get chip stock in a good quality. Magandang klase. At may mga brand new at may mga brand name na mga gamit. It costs you a lot of money and little bit of money. Conforme po sa klase ng mabibili nyo. So guys, kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, I do hope na na-enjoy kayo. At meron kayong idea kung meron din thrift store sa na klase ng ukay-ukay sa dito sa mayaman na bansa sa Canada. So kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, I do hope na mag-comment po kayo. Like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Magandang buhay!